balita na ikay mawiwili, mga nagbabagang kamao. So mga par, matapos nga po natin pinakita ang clips sa naging post-fight interview ni Nauya Inoue. Matapos ito manalo via knockout kontra sa ating kababayan na si Marlon Tapales. Kung saan mga idol narinig ng lahat, na bukod kay Luis Nere at Morojun Akmadalev. Binanggit rin ito mga idol ang pangalan ni Cuadro Alas, na gusto niya makalaban sa bakbakan. At sa nilabas nga po ng article ng BoxingScene.com, kinumpirma mismo ng manager ni Inoue na si Mr. Ohashi, na tatlong laban daw ang kanilang gustong mangyari sa taong 2024. At sa ngayon naghahanap sila ng malaking venue, dahil mukhang hindi na daw kakasya sa Ariake Arena ang mga boxing fans ni Inoue na gusto siya mapanood sa kanyang laban. At dalawang malaking venue nga ang tinatarget nila mga idol. Ito nga ang Tokyo Dome na may halos 50,000 seating capacity. At syempre mga idol, ang bagong attraction ngayon sa Saudi Arabia. At kagaya sa sinabi natin noong una mga idol, unahin ni Inoue papalagan ng WBC mandatory challenger na si Luis Neri, na hindi pa nabanggit ni Mr. Ohashi mga idol kung saan gaganapin ang laban. Pero ang magiging laban daw nito mga idol kay Morojun Akmadalev. Target nito ang venue sa Middle East. At ang pinakamagandang balita mga idol para sa ating mga Pilipino boxing fans, eh dahil sinabi mismo ng Batikang manager na kasama talaga si Casimero sa kanilang listahan, bali papasok ito sa third fight ni Inoue. Sa totoo lang daw mga idol, wala na rin daw interest si Mr. Ohashi sa laban kay Cuadro Alas. Pero si Inoue mismo ang nagsabi at namimilit na ikasang laban sa 3 Division World Champion na Pinoy, dahil nga daw may unfinished business pa sila dati. Ito yung naudlot na laban nila noong 2020 dahil sa COVID-19. At ang kinagandahan dito mga idol, eh hindi na daw kailangan ni Cuadro Alas maging mandatory challenger, dahil ipapasok daw nila mga idol sa Casimero bilang voluntary defense. At kung magkataon mga idol, na matutuloy ang rumors na bakbakan ni Nauya Inoue at Luis Neri sa Mayo na posibleng gaganapin sa Amerika. At ang laban ng Japanese monster kay Morojun Akmadalev sa Middle East, ay mas lalong swerte dito si Casimero mga idol, dahil ang target ng kampo ni Inoue lumaban sa Tokyo Dome, ay talagang posible pa ito mapunta kay Cuadro Alas. Natsyanta natin mga idol mangyayari sa December 2024. Isang magandang balita to mga idol para kay Casimero, dahil kasama talaga ito sa fight plan ni Inoue. Pero gayon pa man mga idol, lahat ng to wala pang kasiguraduhan. Marami pa ang mangyayari sa loob ng isang taon simula ngayon. Suggest ko lang sa mga Japanese promoter ni Casimero, huwag na sila maghintay sa plano ng kampo ni Inoue. Ipalaban na kaagad si Casimero sa malalakas. Mas maganda mga idol kung kunin nila ang laban kay Morojun Akmadalev. Kapag natalo nila ito sa bakbakan, wala nang choice ang kampo ni Inoue kundi isunod na si Casimero. Mahirap na maghintay sa December 2024. Baka magkaroon ulit ng problema at hindi pa matuloy ang laban. Sa kabilang banda naman mga idol, ang susunod na laban ni Manny Pacquiao kasado na, kung saan official na po inannounce ang sagupaan ng ating pambansang kamao, kalaban ng kickboxer legend na si Buakaw, nagaganapin sa April 20. Bali ang bakbakan na to mga idol isang exhibition fight lamang, pero magandang laban pa rin to mga idol dahil ang dalawang legend kilala sa pagiging brawler sa bakbakan. Kumbaga mahilig sila sa basagan ng mukha sa ring, pero para sa atin mga idol, hindi natin nakikita na mananalo si Buakaw kay Boss Manny dahil nga isang boxing match ang laban. Walang sipaan na mangyayari na siya naman ang pangunahing arsenal ni Buakaw. Kaya abangan natin to mga idol. Bali ang exhibition fight na to sanctioned din ng WBC title fight.